Dora the Explorer ang isa sa unang mapapanood na cartoon show ng mga bata noon sa telebisyon. Isa itong kids show na mayroong educational content na naglalayong tulungang ma-develop ang cognitive skills ng mga bata na nag-uumpisa pa lamang na matutunan ang ilang mga bagay. Ngunit tulad ng ibang cartoon shows, mayroong ding mga teoryang kumakalat sa internet tungkol kay Dora at narito ang ilan sa mga ito. Number 1, si Dora ay mayroong mental illness. Ilang fans ang nakaisip ng teorya na ito dahil daw sa kanyang mental disability kaya laging mas malakas ang boses at pananalita niya kumpara sa iba pang karakter ng show. Ayon din sa kanila ay mayroong Down syndrome si Dora at mayroong itong hydrocephalus na siyang dahilan kung bakit malaki ang hugis ng ulo ni Dora. Mayroon ding ADHD o attention deficit hyperactivity disorder na siyang dahilan kung bakit makakalimutin ito at paulit-ulit nitong tinatanong ang mga bagay na paulit-ulit ding sinasagot ng mga manonood. Tulad ng mga PWD o persons with disabilities sa toong buhay na nangangailangan at mayroong guide animal tulad ng aso. Si Butch naman ang nagsisilbing guide animal ni Dora. Ang yellow bracelet na suot ni Dora ay isa talagang tracking device upang mahanap pa rin siya ng mga magulang kung sakaling tuluyan siyang maligaw sa kanyang paggagala. Number 2, bukod sa nabanggit sa unang teorya, mayroong ding mga haka-haka tungkol sa pagkakaroon ni Dora ng demensya at schizophrenia. Sa bawat episode ay laging kinakausap ni Dora ang audience na wala naman sa mundo niya. Ang pagkausap ni Dora sa audience ay dulot ng kanyang hallucinations at pagnanais na maging bida sa sarili niyang mundo. Isa itong sintomas na siya ay schizophrenic. Isa ring sintomas ng schizophrenia ay ang pagkausap niya sa kanyang matalik na kaibigan na si Boots. Isang unggoy si Boots ngunit nagagawa niyang kausapin si Dora na parang tao. Ganon din ang iba pang mga hayop na karakter sa show. Dahil sa hallucinations ni Dora ay inaakala niyang nililibot niya ang mundo ngunit pantasya lamang niya ang lahat ng kanyang paglalakbay. Sa isang episode ay binanggit ni Dora na kaya niyang makita ang Africa mula sa kanyang bahay sa Mexico. Ngunit sa totoong buhay ay malayo ito. Napakalayo. Isa pa ay lagi niyang pinapakilala ang sarili sa umpisa ng bawat episode gayong naipakilala naman na niya ang sarili noong una pa lang. Kaya bakit kinakailangan niya pang magpakilala ulit? Ito ang isang sintomas na mayroon siyang demensya. Ang kanyang pangalan ay nagsisimula sa D at ang demensya ay nagsisimula rin sa letrang D. Number 3. Isang teorya naman ang nagsasabi ang Dora the Explorer ay isang computer game. Isang adventure game na maaaring mahanap sa internet websites tulad ng Y8 at Friv. Unang patunay ng teoryang ito ay ang intro ng Season 1 at 2 ng Dora the Explorer. Sa intro ay makikita ang isang desktop computer at na-zoom ang camera sa computer screen. Isa pang ebidensya ng teoryang ito ay ang laging pagtatanong ni Grumpy Old Troll ng mga riddles kay Dora. Kapareho ng mga problem solving at logic games. Isa pa ay sa tuwing mayroong itatanong si Dora sa mga audience ay lumalabas ang mouse cursor sa screen. Isang kulay asul na araw ang lalabas sa screen. Ito ay tatapat at pipindot sa icon o object na siyang tamang sagot sa tanong ni Dora. Mayroon pang ibang description ng teoryang ito. Sinasabing ang player ng larong Dora the Explorer ay sumakabilang buhay na. Ngunit dahil sa lagi nitong paglalaro ay nagkaroon ng sariling buhay ang computer at ang laro. Mula nang pumanaw ang player at may-ari ng computer ay tila nagkaroon ng auto function ang computer at ang laro. Number 4, si Dora ay isang amateur witch. Unang patunay ng kanyang pagiging witch ay ang katotohanang kaya niyang makipag-usap sa mga hayop at mga bagay na wala namang buhay. Ang isa sa mga spells ni Dora ay nakalagay sa kanyang backpack at talking map na silang tutulong sa kanya sa kanyang paglalakbay. Sinasabi rin na ang pakikipag-usap ni Dora sa mga audience ay isang pamamaraan niya upang mahikayat ang mga bata na makiisa at sumanib sa kanyang witchhood. Ayon nga sa travel song medley na Dora the Explorer, "Come on, vamonos! Everybody, let's go! Come on, let's get do it! I know that we can do it!" Isa pa ay kailangan ni Dora ang tulong ng mga bata upang maisabuhay ang mga witch spells sa pamamagitan ng pagkanta ng mga ito ng sabay-sabay. Number 5, maraming hiwaga ang mga cartoon shows at isa sa mga iyon ay ang backpack ni Dora. Ang backpack ni Dora
ay isa sa pinakasikat na karakter ng cartoon show na ito. Ang bag na iyon ay tulad ng bulsa ni Doraemon. Mukhang maliit kung titingnan sa labas, ngunit hindi mo akalaing napakarami nitong laman. Pinaniniwala ang mayroong magic spell ang bag ni Dora kung kaya ay nagagawa niyang dalhin sa kahit saan ang mga bagay na hindi naman binibitbit ng mga ordinaryong bata sa pangkaraniwang araw. Ngunit ayon sa ibang description ng teoryang ito, ang backpack ni Dora ay isang cursed bag. Ang bag na ito ay mayroong kakayahang bigyan si Dora ng iba't ibang gamit na makakatulong sa kanyang mga misyon. Ngunit ang tunay na agenda ng bag ay ang itest ang kakayahan ni Dora sa pagpili ng mga nararapat na kagamitan para sa kanyang misyon. Sa oras na magkamali sa pagpili si Dora ay buhay niya ang magiging kapalit. Ito ay marahil ang dahilan kung bakit laging tinatanong ni Dora ang audience sa tuwing kakailanganin niyang mamili sa laman ng kanyang backpack. Number 6. Ang karakter ni Swiper the Fox ay tao noong una. Ngunit dahil sa pagtatangka nitong nakawan ng pamilya ni Dora, ay isinumpa siya ni Dora na maging fox na habang buhay. Laging makikita ang karakter ni Swiper na sinusubukang nakawin ang nilalaman ng backpack ni Dora at iyon ay dahil alam niyang nasa backpack na iyon ang magic potion na magbabalik sa kanya sa pagiging tao. Number 7. Dahil sa isang panuloob sa pamamahay ng pamilya ni Dora ay nalagay si Dora sa isang aksidente na nagdulot sa kanya upang makomatose. Ang lahat ng ipinapakita sa show ay panaginip lamang ng batang si Dora. At ang karakter ni Swiper ay isang reference para sa mga magnanakaw na nanloob sa bahay ng pamilya ni Dora. Sa tuwing magtatangka si Swiper na magnakaw ay agad nababanggitin ni Dora ang Swiper no swiping. Paulit-ulit iyong binabanggit ni Dora sa show at maging sa kanyang malalim na comatose state. Ito ay isang resulta ng kanyang trauma mula sa aksidente at injury na tinamo. Number 8. Isang teorya naman ang nagsasabing isang undercover spy si Dora. Weird dahil paanong magiging spy agent ang isang 8-year-old na karakter. Kung ito ay ang series ng Baby Geniuses ay maaaring possible pa. Ang isa teoryang ito ay tungkol sa pagkakaroon ni Dora ng misyon na mayroong reference mula sa Cold War. Habang ang talking map naman ni Dora ay isang childish symbolism ng kanyang GPS na siyang gumagabay sa kanya sa kanyang mga misyon. Ganon din ang pagkakaroon ng unlimited na gamit sa loob ng kanyang backpack na nakatutulong sa kanya sa pagtapos ng kanyang mga misyon. Habang si Boots naman ay isa ring simbolismo ng isang military term na boots on the ground na ang ibig sabihin ay ang mga sundalong sumasabak sa laban. Ito ay tumutukoy sa pagharap ni Dora sa kanyang mga misyon bilang undercover spy. Number 9. Mayroon ding teorya ang nagsasabing isang demonyo si Swiper the Fox. Sa kabila ng paulit-ulit na pagtatangka niyang magnakaw at ang paulit-ulit na pagkabigo niya sa balak ay tila hindi siya nagsasawang guluhin ang paglalakbay ni Dora at Boots. Ito ay dahil sinapian si Fox ng isang demon spirit na naglalayong bigyan ng kaguluhan ng mundo. Naikonekta rin ng mga fans ang teoryang ito sa isang kwento kung saan ang isang makasalanan ay natagpuan sa anyong Soro o Fox. Ito ay nailathala sa The Life of Leoba, isang libro tungkol sa buhay ni Saint Leoba. Isang himala ang naranasan noon ng madring si Leoba nang minsan mawala ang susi ng mga pinto ng simbahan pagkatapos ng ilang oras na pagdarasal at paghingi ng kapatawaran sa Diyos dahil sa kanyang kapabayaan ay natagpuan nila ang isang patay na Soro o Fox sa tapat ng pintuan ng simbahan at katabi nito ang mga susing hinahanap nila noon. Number 10. Limitado na ang natitirang oras ni Dora sa mundo. Ito ay isang teoryang nais bigyang kahulugan ang paglalakbay ni Dora. Ang pag-explore ni Dora ay isang dying wish sapagkat nais niyang maramdaman ang mamuhay ng normal at makapaglaro at makapunta sa kung saan-saan bago pa man siya pumanaw. Ito ang dahilan kung bakit laging masigla at excited si Dora sa bawat paglalakbay nila ni Boots. Where are you going? Ulit-ulit niyang tinatanong at inaawit dahil nasasabik siya sa kanyang bagong karanasan. Ayon sa teoryang ito ay mayroong malubhang sakit si Dora at isa sa sintomas ng kanyang sakit ay ang nabanggit sa unang teorya. Si Dora ay mayroong ding hydrocephalus, isang kondisyon kung saan mas malaki at tila mas mabigat ang ulo ng isang bata. Dahil sa kondisyon niyang ito ay hindi niya naranasan ang mga bagay na dapat ay nararanasan ng mga bata.
At nang malaman ang 8-year-old na karakter ay bilang na lamang ang oras sa mundo, pinayagan na nila ito sa kanyang hiling na kilalanin ang mundo at makapagsaya bilang isang normal na bata. Ito rin ang dahilan kung bakit laging tinatanong ni Dora ang mga audience bago siya magdesisyon. Hindi niya alam ang mga dapat gawin dahil nakakulong lamang siya noon dahil sa kanyang sakit.